Well, ngayon, susunod na vlog is multiplication naman tayo sa assembly language. Well, kaibahan, ginagamit na natin yung mga indices o index. Doon sa nakuha ko, ginamit yung segment index at saka yung destination index. Kasi pag multiplication and division, may bit shifts na yon. Meaning yung shift right multiplies the number by 2 and yung shift left divides the number by 2. So, involved na dun yung mga indices kasi meron na siyang bit shifts. So, pag nag-shift siya, either minumultiply siya o dinidivide. So, pag shift right siya, multiplication. So, pa-right yung mga shifts. So, lumalaki pag minumultiply mo kasi repeated addition. So, magmumultiply ka lang ng 500 at saka 600, which is 30,000 ang sagot. Pero ang pin niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasama na yung half. Kasi pag na-multiply niya na yung nasa base register o yung BL means ano eh, lower base register o yung lower bit. Okay? Sa assembly language kasi meron tayong tinatawag na BH at saka BL. Okay? Yung BL is yun yung lower bit. So, minultiply muna yung laman ng BL na nasa loob ng BL moving from the segment index and the destination index. So, ilalagay mo yung destination index to sa accumulator register o yung AM. So, yung 30,000, makikita mo siya sa accumulator register kasi pag magkakaroon ka na naman ng panibago, yun na yung pagbabasihan niya. So, mag-multiply lang ng dalawang numbers na walang partial product, ibig sabihin ano eh, one digit lang. One digit, two digit lang, it would take seven lines. So, ganun ka-complicated yung sa assembly at saka sa multiplication, nagagamit ka na ng mga indices. Ibig sabihin, yung mga numbers naka-store na dun sa mga indices o index, pag singular, sa index na kinukuha yung number. At ini-increment na yun parati. Ibig sabihin, pag in-increment mo, may shift nang nangyayari. Okay, may shift nang nangyayari kasi nag-increment ka na. Theoretically, may bit shift nang nangyayari. So, sige, yun lang.